Ito si Alon. Paborito niya ang maglaro sa tabing dagat. Paborito rin niya mag-bike. Pero ang paborito niyang laruan, ang kanyang bagong stuffed toy. Binigyan pa niya ito ng pangalang Tom. Pati sa pagtulog, katabi ni Alon si Tom. Isang araw, pagising ni Alon, wala na si Tom sa tabi niya. Paglabas niya sa sala, nakita niya ang kanyang kapatid. Na pinaglalaroan si Tom pati ang isang manika. Nagalit si Alon, sinigawan ang kapatid. Hindi mo laruan si Tom! Hindi lang tayo bati! Galit na hinablot niya si Tom. At tumakbo palabas ng bahay. Nagbike siya palayo. Hanggang umabot sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin. Makikita pa rin sa kanyang mukha ang galit. Matapos ang ilang sandali, naalala niya ang bilin ng kanyang mga magulang sa kanilang magkapatid. Hindi masama ang makaramdam ng galit, sabi ng kanilang nanay. Natural na emosyon yun kapag hindi nasusunod ang gusto natin o may nakagawa ng hindi mabuti sa atin. Nagpaliwanag din ang kanilang tatay. Ang hindi maganda ay kung may ginawa ka rin na masama dahil sa galit, tulad ng paninigaw o pananakit sa ibang tao. Naalala ni Alon ang payo ng mga magulang. Kapag nakaramdam ng galit, pumikit ka agad at huminga ng malalim at dahang-dahang ilabas ang hangin sa bibig. Ulitin hanggang mawala ang galit. Pwede ring magbilang hanggang lumamig ang ulo. Huminga ng malalim si Alon. Hanggang mawala ang kanyang galit. Pagbalik niya sa bahay, nakita niya ang kanyang kapatid na naglalaro ng manika sa sala. Kinausap niya ito. Sorry, bunso. Nagalit si kuya kanina. Mali ang ginawa ko. Hindi na mauulit. Lumapit siya at niyakap ang kapatid. Laking tuwa ng kanilang mga magulang. Yeah! Salamat, Alon, sa paghingi ng tawad sa iyong kapatid. Sabi ni nanay. Sabi naman ni tatay. Good job, kuya. At masayang naglaro si Alon kasama ang kapatid
at mga magulang.